Kumusta mga kaibigan? Okay, so welcome guys. Welcome back to my channel. And thank you po sa mga nanood ng mga last videos natin. Actually, kahit dalawa pa lang yata yung ipopost ko, no? Pasensya na po kayo, no? So ngayon, i-share ko naman sa inyo yung mga gamit. So since marami pong nagre-request ng mga gamit, no? Kung ano po yung mga tamang ginagamit. Actually, marami naman po kasing ginagamit talaga for manicure. Pero kasi since updated na po tayo ngayon, and minsan medyo sa mga ginagamit natin nakakalito na. May mga nail drill bits na ginagamit na for extension, pero may mga nail drill bits din na dapat na hindi dapat ginagamit for extension. Okay? So sa atin kasi, so ipaliwanag ko lang kasi medyo yung traditional way natin, medyo hindi na pasok sa panahon ngayon, no? Kung ikaw ay nag-upgrade na or upgraded na ang salon. Okay? So medyo hindi mo ma-arte, pero syempre andyan yung hindi naman pwedeng sasabihin ang ganda ng salon mo, pero ang quality ng work mo is, or yung mga tools mo is traditional pa rin. Okay? So traditional wala naman masama doon, no? Pero syempre mas maganda yung medyo nag-step up tayo kahit sa mga tools, no? Okay? So simulan natin syempre sa siyempre meron tayong towel, di ba? Okay, start tayo sa mga basic sa mga manicure tools. Okay, so wait lang guys. Okay, yan. So kita nyo ba? So isa-isahin ko. Meron tayong yan, scraper. And actually iba-iba yung klase ng ating pusher. Yan. Yan. Okay, so isa-isahin natin siya. So yung side na to, kung mapapansin nyo, lahat sila parehas, tama? Ayan, so pare-pareha sila ng ito wala lang to, no? So hindi ito pang prick ng tawag dito ng tigyawan. Okay, so hindi yan pang prick, pang scrape po yan ng gel. Okay, so yan siya. So ito yung personal tools, no? Ayan, so ito makikita nyo, spoon type ang tawag dyan. Okay, then kung mapapansin nyo, ito medyo makapal siya, no? So normally ito ginagamit to for toenails. Okay, yan, medyo pang hardcore to, no? Then ito, so ginagamit nito for toenails. So pang kayo, kumbaga pang pasok dun sa pinakasingit-singit niyan. Yan. So hindi ito pantanggal ng ingrown. Okay? So paalala po, ang nagtatanggal ng ingrown ay doktor. Mga ganyan, ha? So kung kayo po ay bihasa sa pagtanggal ng ingrown ay ingat-ingat lang po. Lalo po sa panahon natin ngayon ay bawal. Okay? Ito, same lang din po siya. Pusher, spoon type. Depende kasi yan sa gamit, eh. Okay? Then, ito naman. So, ito actually para siyang, ang tawag dito, yung pang scrape ng, or pang remove ng dry skin. So, dito yan ginagamit sa may sides, sa sides ng nails. O yung mga dry skin, yan siya nagtatanggal. Yan. So, ganyan siya, no? Okay? Then, ito naman, actually, ito yung pinaka, gamit na gamit sa lahat. Ito yung pinaka favorite ko. Yan. So, ito lang lagi, no? So, sir, gumagamit pa po ba kayo nung isang klaseng pusher? Actually, hindi na ako gumagamit noon, pero nag-start, doon din ako nag-start, syempre. Sa, yung medyo, ako ang tawag ko kasi doon na is parang spada, di ba? Okay? So, actually, meron din akong nipper. So, ayan yung nipper ko. Parang siyang tweezer type siya, tweezer type. Okay? Yan, tweezer type. Okay? Yan. So, gumagamit din naman ako nung parang tawag doon, parang scissor yung nipper niya. Gumagamit naman din ako noon. Oo, marunong po tayo mag-nipper, guys. Kasi marunong din ako humawak ng pliers. Okay, so next natin, ito yung scissor ko naman. So, sir, para sa naman po yung scissor, no? So, actually, kung mag-aaral ka abroad, ang gamit nila sa scissor, ito ang ginagamit nila for pangtanggal ng cuticle, no? So, bakit gunting? Oo, yun din ang tanong namin. Pero yun talaga yung ginagamit nila. Actually, ang kadalasan gumagamit niyan is mga Russian gunting. Or yung mga, minsan ko siyang nakita sa Taiwan. Yan. Okay, so ginagamit din to for, ano bang tawag dito? Pangkat ng nail tips. Pangkat ng nail form. Yan, okay? So, ito siya lahat, no? Eh, sir, nagagamit mo ba lahat ng mga pusher na yan? Well, depende rin kasi sa condition ng kuko, guys. So, hindi naman tayo pare-parehas ng kuko. Hindi tayo pare-parehas ng condition ng kuko. May iba, may pinagdadaanan. Yung iba, pang model. Yung iba, pang talent. Diba? May mga ganun tayo. Kaya po maraming klase ng pusher. Okay, so next naman natin. Okay, so tabi muna natin ito. So, yan. Paano ko ba sinisterilize or nililinis yung mga gamit na yan? Actually, sterilize lang, guys. Ako ang gamit ko, yung ultrasonic. And UV. Yan. Okay? So, next naman natin, syempre, of course, meron tayong nail file. Nail buffer. Okay, so yung nail file naman, guys, medyo napapansin ko, medyo yung iba, syempre kasi kung tayo, wala pa talaga tayong knowledge sa mga pangkuko, mga gamit pangkuko, diba? Nail file, may, actually iba-ibang klase po to. Meron may mga salamin na nail file. May mga gawa sa parang liha, ayan.
Ito yung tinatawag natin, ito, nail file. So ito, mapapansin nyo, meron siyang parang sponge type niya, di ba? Malambot siya. So ito ginagamit po ito for nail extension, yung mga ganito kakapal. Okay, yan po yung mga pang nail extension. So take note po, ito po ay hindi isang gamitan lang, no? So ano po ito, washable po ito. Okay, so yan. So ang grit naman po niya is 100-180, kung mapapansin nyo yan, 100-180, yan po siya. So kabila, 100, kabila, 180. Kumbaga magaspang, tsaka medyo magaspang. Okay, so next naman po tayo sa sponge buffer. Okay, so sponge buffer naman, ganun din po siya. Medyo mas makapal po siya, so bakit po siya makapal? Okay, so ito po ay hindi pambawas ng nail extension. Ito po ay pang pantay, pang smooth, okay, pang pino. So ito po, yung side na to is 100 grit. Okay, yung kabila naman is yung 180 grit. So higher number, mas pino po. Lower number, mas magaspang po siya, okay? So mapapansin nyo yung white, yung part na white na plastic niyan. Support po yan, no? Kasi may tamang handling ang nail file natin. Hindi po basta-basta hinahawakan kung anong hawak lang yan, no? May tamang paghawak po yan, guys. Okay, so sa mga owner, sa mga sa mga ano, ito tip ko ha. Pag medyo nagsabi si client, no? Ay nagsabi si, nag-a-apply si technician, no? Sabihin, marunong daw siya, no? Pero tsaka ko na ituturo yung patamang paghawak, no? Susunod tayo doon, guys. Okay, so next naman natin is yung kabuki brush. Kabuki brush. So yung kabuki brush actually for makeup po ito, no? For pang-apply ba ng foundation, tama ba? Kung di ako nagkakamali, no? Correct me if I'm wrong. Charot. So kabuki brush po, syempre after ng filing ganyan, hindi po yung hard brush ang gamit natin, ma'am, mga madam. Kumbaga para smooth po sa pakiramdam ni client, hindi po yung yan, gaganan mo ng brush, diba? Tama ba ako? So ito kasi yung hair niya or yung soft, saka ano rin kasi siya, soft bristles kung tawagin. Kaya niyang sumingit dun sa mga singit-singit, and kaya niyang tanggalin yung mga parang dust, small particle, di ba? Yung mga na-file natin, kaya niyang tanggalin yan. Okay, so importante to actually, at kabuki brush po. So kapag ano, pag naglilinis ka naman ng yan, pag nag-nail file ka, nag-buffer ka, lalo pag nag-gel ka, yan, kailangan walang mga particles na mapupunta dun sa gel mo. Okay, next. Next naman natin is yung nail drill bits and nail drill. Pasensya na yung boses ko. Okay, so ito guys, actually dito medyo maraming nalilito, no? Especially mga beginners, yan. So, ha? Okay lang naman po yan, medyo mag-explore-explore tayo. Wala po tayong problema, no? Pero be careful lang po kasi ang paggamit po ng nail drill ay hindi po siya basta-basta, ma'am. Mga madam, no? Mga sias. Yan. So itong mga nail drill bits na po ito ay pang skin. Okay? Pang skin po yan. Okay, sir, di ba pang ano yan, pang kayod ng extension? Yes, oo, actually pang kayod talaga siya ng nail extension, no? Pero hindi po itong mga to. Meron po tayong ganitong klase. Ayan, ano? So, isa-isahin po natin para medyo naiintindihan natin lahat, no? So, umpisa tayo sa pinaka-stem. Yan, ha? Yan po yung, tawag natin dyan is yung stem niya. Standard size po yan. Then, ito na yung pinaka-parang file niya. Dito na yung medyo magaspang, no? So, ito mga to, actually, iisa lang ang gaspang ng mga yan. Kung papansin ninyo, yan, nakikita nyo ba siya? Isang gaspang lang po yan. Walang 180, walang 100. Lahat po yan, isa lang. Okay, so ginagamit po yan ng mga Russian, mga masters. Yan po ang pang-remove nila ng cuticle. Oh, yes. Diba? So, ayan po, no? So, siguro, next time, gagawin ko kayo ng video kung paano siya ginagamit. Okay? So, yan. So, next naman tayo. Dito naman tayo sa mga pang-hardcore na nail drill bits. Okay? So, ito, halos same lang sila nito. Yan, ito. Yung kanina pinakita ko. Yan. Yan. Yan, halos same lang sila. And, syempre, ang pinaka-paborito ko sa lahat ay ito. Yan. Favorite yan. Pero, favorite ko sila lahat. Yan. So, ito, ang gamit naman nito. Actually, ito ang code nito para ng medium file. Parang ganyan siya. May mga grit din siya. Medium file. Ito, medyo hindi to medium kasi medyo magagaspang na itong mga to, no? So, ito po normally yung ginagamit for nail extension, no? Yan po ang mga ginagamit for nail extension. Kasi meron tayong tinatawag na, anong tawag doon? Ito, papakita ko lang, ha? Ito, pagpasensyahan nyo na, medyo madumi. Okay, at actually kasi pagbibili kayo ng nail drill, meron po laging kasama ganito. Okay, pasensya na kayo, medyo madumi, hindi ko na kasi nagagamit ito. Ito po lagi ang kasama ng nail drill bits, ay ng nail drill na pagbibili kayo. So meron tayong sanding band, yan po yung sanding band, para po siyang liha, no? So ito po actually, yung iba ginagamit nila to for ano, pagbabawas ng nail extension, okay lang din naman po siya, pero may tama po talagang gamit, no? Kasi minsan, magkakaroon ka ng client, hindi mo alam, marunong din pala sa kuko. Baka mamaya ma-question ka, bakit yan ang gamit mo? Pero okay lang naman gamitin yan. Pero hindi lang komportable gamitin dahil medyo parang pag nag-grind ka, medyo ramdam mo siya. Okay? So ito naman, basically, ginagamit lang din po siya sa nails. Okay? So ito naman po siya. Ito ko sa inyo, yan. Normally, may ganyan siya lagi. Papasok mo siya ganyan. Okay? So yan ang gagamitin nyo. Pero normally, ginagamit ko to before pag nag-rough ako ng nails. So ngayon, hindi ko na siya ginagamit kasi medyo mas gusto ko yung ganito na.
medyo upgrade na ako. So, ayan. So, sir, okay lang po ba kahit hindi ganyan ang mga gamit? Okay lang naman po. Kasi ako rin naman po ay nagsimula din sa hindi ganito ang gamit. Wala pong problema dyan, no? Okay lang po yan. Kasi nasa inyo naman po yan kung i-upgrade nyo yung mga gamit nyo. Okay? Diba? Kasi parang ang turo sa amin, syempre, mas maganda yung gamit mo, mas maganda kang maningil. Okay? Ayan. So, isa lang po yan sa mga ano natin. Okay. So, ito naman yung nail drill natin, no? Yung nail drill. Actually, ito, ginagamit ko to para dito lang sa table ko, sa working station ko. Ayan. So, kung papansin ninyo, guys, lalo na sa mga beginner, no? Kasi may mga beginner na parang, syempre, doon tayo sa mas makakamura. Okay lang yan, walang problema. So, yung mga nail drill nyo na nabibili online, okay lang po yan. Pero, gawin nyo po yan. Actually, kasi may mga matututunan kayo, mga, ano dyan, mga learning points din po kayo dyan, mga madam, no? So, hindi lang po basta-basta binili nyo yan, tapos gagamitin nyo lang. May matututunan din po kayo dyan, no? Okay, so, mas maganda kasi pag yung kabisado mo na yung isang gamit mo, kahit sabihin mong pangit, kahit sabihin mong mura lang siya, no? Okay lang, walang problema doon. Kasi po ako, may mga mumurahin lang din akong gamit. Kumbaga, iniingatan ko lang din siya. Dahil maganda po yung trabaho niya para sa akin, parang gano'n, no? Okay, so sa mga beginners po, ito po, i-advise ko, no? Ang magandang klase po ng nail drill bits, it's yung may lock. Yan. Yan siya. Okay, so sasample lang ko kayo paano siya papaanda rin. Kung gano'n siya katahimik. Ayan. Kita niyo ba siya, umaandar? Ayan. Yun. Ay, inipit. Okay, so daan-daan, o bibilisan ko. Ayan. So naririnig niyo siya, diba? Ito, naka-full speed ako. 30,000 RPM po. Ayan po yung bilis niya. So ayan, actually hindi naman po umaabot ng 30,000 RPM pag ginagamit ang nail drill. No, kahit sobrang master ka, hindi mo po gagamitin ng ganito kabilis. Okay, unless kung trip mo, pero delikado po 'yon sa client natin. Ayan, okay? Ayan, okay? So ayan po ang aking nail drill. So pakita ko naman sa inyo yung isa kong nail drill, ano? So ito naman yung isa kong nail drill. So compare lang natin siya. Medyo mas maliit lang siya ng konti. Ayan, sexy. Medyo chubby. So same lang din sila. So, ito naman ginagamit ko naman siya for home service. No? So, meron lang siyang 3-speed and rotation. Okay? So, ayun. So, actually, ano lang to? Ito lang gamit ko, yung cellphone charger. So, medyo portable. Kailangan ko kasi ng portable pag nag-home service. Ano? So, medyo hindi rin kasi kukunti yung mga gamit ko. Kailangan kasi kompleto lahat ng gamit ko pag nag-service ako. Okay, so, actually, hindi, ano pa ba yung iba kong gamit? Teka lang ha, babalikan ko kayo. Okay, so, I'm back. Okay, so, nasa na tayo. So, actually, ito na yung aking manicure, ano ba to? Parang pencil case na better ano, pang makeup to actually. Okay, so medyo iaangat yung camera. Makita nyo. Okay, so ito yung aking mga gamit. Actually, hindi lang sila basta gamit, guys. Ito mga to, medyo hindi lang importante. ano? Hindi lang importante. Kumbaga, kapartner ko na to sa araw-araw. In 10 years, guys, in 10 years. Okay? Actually, kasi yung iba dito medyo bago na lang, pero iba luma. Okay? So, papakita ko sa inyo yung mga gamit natin. Okay? So, ito po yung number one brush ko is for gel. Okay? Gel brush. Or poly gel brush. Ayan. Ayan siya. Okay? Nakikita niyo ba? Medyo labo. Ha? Ayan. Okay? Ayan siya. Medyo na-damage na siya, pero carry pa naman. Okay? Then, yung kabila niya is yung spatula. So, hindi ko na nalinis kasi medyo nag-practice ako kanina. Okay? Pero dapat ilinis niya. After nito, ilinis ko. okay? So, actually, itong brush ko na to, mga around 3 years ko na itong gamit. Then, meron tayong secret weapon. Secret weapon, hindi ko sabihin. Meron na tayong gel brush. Okay? Yan, gel brush yan, gel brush. Then, my acrylic brush. So, itong acrylic brush ko, guys, kung titignan nyo naman, medyo hindi na siya ganun ka-presentable. Pero, guys, maniwala po kayo. More than 10 years ko na po itong gamit, itong acrylic brush na to. Yan siya. Ha? More than 10 years ko na po siyang kasama. Mas matagal pa po sa mga naging ex ko. Yan, ha? So, hindi na siya ganang gaganda, guys. Okay, so ito po, actually, ang kwento nito, pinilit po akong bilhin ko ito dahil lagi ako nakakasira ng acrylic brush. Yan ang kwento niyan. Pero since nung nasa akin na to, syempre, kailangan kong matutunan paano siya ingatan. So, ayan. Inabot siya ng 10 years, guys. So, yes, ma'am. Mga madam, nakasira na rin po ako ng mga acrylic brush. So, ito po ang mga itsura ng sirang acrylic brush. So, pag ganito po ang mga brush nyo, huwag nyo pong asahan na maganda ang gawa nyo. Okay? Ayan. Ayan, ha? Pagpasensyahan nyo na sa mga sinasabi ko. Pero yan po ang totoo. Opo. Ganyan po talaga. Yan din po ang sinabi sa amin ng mga teacher namin noon. Okay? So, meron tayong isa pa. O, gel brush ulit. Marami akong gel brush. O, ayan. Acrylic brush. Tawag dito, fountain pen nail art yan. Ang fountain pen nail art ko naman ito. Yan, no? So, medyo saan ko ba nakuha itong pen na ito? Actually, ano ito eh? Saan ko ba nakuha ito? Ah, okay. Nakuha ko to guys, sa surplus.
dahil medyo mahilig ako mag-surf ka surf. Okay? Next natin, ito medyo pang 3D. Silicone brush, pang 3D. Yan, silicone brush. Next is ball pen. Ah, alam naman natin para sa ball pen, guys. Diba? Ang ball pen, guys, ginagamit yan para pangsulat ng mga love letter. Charot. Silicone brush. Okay, dating tool. Oh, pang dot. So, ito naman. Ito, baka hindi pa kayo nakakita nito. So, actually, may tawag dito eh. Ah, hindi ko na alam kung ano tawag dito. Pero itong side na to, yung baba, ito. Pang pinch to. Ginagamit to for nail extension. Pero at actually, ito pang, kumbaga parang pusher din siya. Pusher at the same time, pinch. Pang pinch. Okay, so ginagamit yan for nail extension. Acrylic din yan. So, meron tayong detail brush. So, guys, yung detail brush ko, ito, pansin niyo naman. Hindi naman ganun kaganda. Guys, hindi na siya ganun kaganda. Pero kaya niya pa rin gumawa ng maganda. Okay? So, yun po yun, no? So, hindi po lahat kailangan maganda ang gamit, no? Nasa, actually, nasa gumagawa yan. Pangalawa na lang yung mga gamit, okay? So, meron tayong tweezer. Yan, tweezer. Kikita niyo ba, guys? Pasensya na kayo, mala po yata. Meron akong extra pusher. Yan, pag medyo may gusto mong hiram. Then, meron akong kutsara. Yan, kutsara. Ha, hindi ko yung ginagamit pang kain, guys. Yan, ginagamit ko to, hindi rin to pang kulutan, guys, no? Ginagamit ko to for acrylic purposes, no? So, pag nagtitransfer ako ng powder, yan. Okay? So, lahat yan may gamit, guys. Hindi po mga, ano lang yan, mga palamuti. So, ito naman yung spatula. Oh, spatula. Then, ito yung ating, ang tawag dito, fountain pen. Oh, ito, guys. Matagal na rin sa akin to. So, kung makikita nyo naman, yung kalagayan niya. Tsaka na, diba? Yan siya. Kung papakita ko naman sa inyo yung bago, pakita ko yung bago. Na. Ay, wala na pala. Huwag na. Kasabayan niya si acrylic brush. 10 years, guys. 10 years. So, maingat tayo sa gamit, no? So, ito, actually, spatula lang to ng mga gel. 3D gel, yan. So, meron tayong detail brush din ulit. Ito, ano ba to? Ito, bago lang to eh. Ayan, ito pang 3D. Acrylic 3D brush. Yan. Okay? So, yan ang mga gamit natin. Okay? So, yan siya lahat. Okay? So, okay, so may medyo may mga nakuha pa kayong gamit. So, actually maraming gamit, guys. So, ayan, yung aking brushes, drill bits, and nail drills. Okay, and brush, nail files. So, lahat po 'yan mga importante, lahat sila magkakaibigan. Walang magkakaaway diyan, no? Okay? So, siguro ano pa ba may nakalimutan pa ba ako? I guess wala na siguro. So next video natin, guys, pakita ko naman sa inyo yung mga materials na tawag dito, mga importante na hindi dapat mawala sa paggawa ng extension or gel polish, no? Okay? So, I hope may mga natutunan kayo. Again, mga kakuko, no? Pasensyahan nyo na at medyo natatagalan ng ating mga videos sa kadahilan ng malupit. Okay? So, siguro next natin, nasama na natin yung mga, tawag dito, mga UV machine, yung mga pang-sterilize, yung mga lalagyan, yung mga polish, yung mga ginagamit natin, no? Yung mga pangit na polish, hindi pangit na polish, mga ganun, no? Oo. So, yun, again, I hope may mga natutunan kayo, may mga nakuha kayong tips and tricks. Tricks, parang wala naman akong naturong tricks. Okay, so, I guess, yun na po muna. And, so, again, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Then, pwede niyo po kaming i-visit sa aming Facebook page, Nail Corner Nails. And meron din po tayong Instagram. Medyo Instagram natin medyo hindi updated. Okay? So, ayun, no? So, magkita-kita ulit tayo, guys. Maraming salamat po sa onting oras na ginugol nyo sa pagnood ng ating video. Ayan po. Again, this is John Reyes. Ako po ang technician ng magagandang kababaihan sa Pilipinas. Ayan, okay? Maraming salamat po ulit. And have a good day. Stay safe. God bless.